Magandang araw po sa inyong lahat at muli maraming maraming salamat po sa pagkakataong tayo po ay binigyan ng opportunity na makapag-share ng kanyang banal na salita. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orias, dito po, pagbati dito po sa Toronto, Canada. Pag-aaralan po natin, makukuha natin sa John chapter 15, verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Pagpalain niyo po ang iyong salita, salamat po sa privilege sa kami mag-aral, at tulungan niyo po ang iyong lingkod na maunawaan ng mga tagapakinig ang kahalagahan ng iyong salita. Po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen. So kung pag-aaralan po natin na maliwanag po ang Biblia na ang Panginoong Jesus ay nag-i-encourage sa atin na mag-abide, manatili. Saan? Sa kanyang mga salita. At ito po yung command na may promise. Kung pag-aaralan po natin, sabi niya dyan, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. So alam niyo po sa buhay nating mga Kristiyano o believers, at ang ginamit po dito ay disciples, no? Hindi believer. Sapagkat gusto po maunawaan nyo na iba po yung believer sa disciple. Pag pinag-aralan po natin ang mas malalim ang salitang believer, ito po yung mga nakakilala sa Panginoon, ito po yung tumanggap sa Panginoon as Lord and personal Savior. Pero pag disciple, ang ibig pong sabihin niyan ay mathetes, the one who learns, the one who believe, the one who grows. At lahat po ng disciples ay believers, pero hindi lahat ng believers ay disciple. At para maging disciple ka ng Panginoon, kailangan manatili ka sa kanyang mga salita. At marami po tayong nakikita na maraming mga Kristiyano na matagal na sa church pero hindi sila naging followers, hindi sila naging disciple. Marahil sila ay mga hearers lamang, sila ay mga attenders lamang, o kaya ay masakit lang sabihin sila ay dagdag attendance lang ng church. Right? Sapagkat maraming matagal na sila sa church pero hindi pa rin nila natututunan ang mga basic duties of a Christian or a believer, like prayer, giving, and sowing or sharing the gospel. Sabagat ang level or yung objective po ng Great Commission, yun naman po yun, no? Great Commission ay ma-reach out natin yung mga non-saved, no? Kaya meron tayong mga evangelism, feeding program, and then yung na-saved, no? Ay ma-follow up natin, no? Yung unsaved maging believer, at yung believer ay maging disciple or followers. At hindi po dyan nagtatapos po yan. Pag naging disciple siya, dapat maging disciple maker. At yun ang gusto ng Panginoon. At kapag naging disciple maker, ito po naman ang sabi niya sa verse, tingnan po natin, dito sa verse 8, no? Ng John chapter 15. Okay, tingnan, John chapter 15. Verse 16. He have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go, no, and bring forth fruit, disciple maker, that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. So tingnan niyo po, this is a command with promise, no? Kapag tayo po ay naging believer, hindi lamang dapat maging believer, kundi maging followers. Or follower. Pag sinabing follower, the one who believes, the one who learned, mathetes. And then kapag naging follower po tayo, dapat maging disciple maker tayo. Para po, yung bunga ay manatili. That your fruit should remain. At anong yung promise? That whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Kaya kapag ikaw ay isang believer, isang Kristiyano na nandiyan sa church, na umaatin ka lang, amen po yun. Nag-worship ka, amen yan. Walang masama po dyan. Pero hindi lang yan ang goal sa'yo ng Panginoon. Kundi ikaw ay maging followers. Ikaw ay promoter ng salita ng Panginoon. At kapag naging follower ka, ikaw po ay maging disciple maker. Ulitin ko po, the goal of world evangelization,
the unsaved become believer, and the believer become followers or mathetes, the learner, and then the followers became a disciple maker. And then pagkatapos yan, rapture, no? Doon na tayo, may rewarding, may bema judgment, at tatanungin tayo ilan po yung anong ginawa natin dito sa lupa bilang mga believer or followers. Kaya sana po ay maging goal natin yan. Ang tanong ko sa ikaw ba ay nasaan sa level na yan? Believer ka pa rin ba? O ikaw ay follower? O ikaw ay disciple maker? Dapat ang goal natin ay maging disciple maker. Ito yung nagpo-promote, ito yung nagpo-produce ng isa pang kaluluwa. Ilang taon ka na pong Kristiyano? Ilan na po ang nadala niyo sa Panginoon? Ilan na yung naging bunga mo na masasabi mong bunga mo sa pananampalataya? Kaya po, mga mananampalataya na nakikinig sa akin, sa mga viewers natin, ulitin ko, non-Christian, non-believer, naging believer siya, tinanggap niya si Jesus Christ, and then naging follower siya, and then naging disciple maker siya. Yun ang goal. Okay yun, kung may ministry ka dyan, maganda yun, pero meron ka bang nadala sa Panginoon? No. Meron ka bang naakay sa Panginoon na alagaan mo, na mentor mo, na disciple mo? Naging disciple maker ka ba? Sana po bilang mga Kristiyano, mga believer, hindi lamang tayo ma-stuck pagiging believer, kundi maging disciple, maging follower tayo at maging disciple maker. Maraming pong salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat sa iyo. Hindi lamang po sana kami maging believer in Christ, but maging followers of Christ. Of course, ang kalooban mo ay maging disciple maker. Pagpalain niyong salita mo, ito po ang aking dalangin, and we pray for the peace of Jerusalem, salvation of the Jews and the Gentiles. Amen and amen. Maraming salamat po.